Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Andito po tayo ngayon sa Manila Bay para po ipakita ko po sa inyo yung development na meron po tayong unang vlog, which is no September 12. Ngayon po ay September 15. So bumalik po tayo dito upang tingnan po kung ano na po yung nangyari o ano na po yung development. So as you can see guys, makikita nyo po na medyo malaki na po yung natambak, no? And na-notice ko po is level siya doon sa road. Okay? Ngayon po, ang gusto ko pong mapakita sa inyo guys, mismo yung dolomite. Kung ano po yun, sana po makakuha po tayo ng dolomite. Gagawin ko po yung lahat na aking makakaya para makakuha po tayo ng sample. Kasi po, guys, ang dami pong kuro-kuro or yung mga haka-haka, no, ng ating mga kababayan na ito ay hindi safe or masama sa ating kalusugan ng mga ating kababayan. So, hihingi po tayo guys ng sample. Sana po papalarin po tayo kasi alam ko napaka-stricto po dito. Pero, hintay nyo po guys at kakausap tayo para makapag-kuha po tayo ng sample ng dolomite para may kumpara natin sa normal na sun. So samahan niyo po ako guys sa ating adventure na to kung paano natin paano tayo makakakuha ng dolomite sample kasi napaka-stricto po, bawal pumasok at walang binibigay na sample. So ayun guys, antabayanan niyo po at gusto kong ipapakita sa inyo kung ano talaga yung dolomite at makakuha tayo ng sample. Gusto ko i-compare siya para ma-confirm po natin, no? Yun mismo yung character ng dolomite, yung texture niya, ano ba to, powder na powder, mas refined po ba siya. So ayan, habang nakikita nyo po yung mga progress na po, ayan. So sige, hintayin po natin na dumilim at makakuha tayo. So ayun guys, nakakuha po tayo ng sample ng dolomite, as promised. Buti na lang napagbigyan po tayo. Napaka-stricto guys, no? As in walang vlogger na napagbigyan doon. Tayo lang, pero sinekreto lang po natin na humingi. So ayun guys, kasi po lahat po curious po kung ano ba talaga itong texture ng dolomite. Is this ano talaga, refined ba siya? So brown powder ba? Ano ba pinagkaiba niya sa white sand, sa Boracay, or yung normal na sand? So, ayan guys, medyo ginabi na po ako dito, pero dahil po sa inyo, gagawin ko po para yung information ko na ibigay po sa inyo mas detalye po. So, samahan niyo po ako guys, pag-uwi ko po, iba-vlog po natin ulit. Iko-compare po natin sa normal na sand, no? Kasi ang dami po mga kuro-kuro, ang daming mga comments, no, na negative, no? Dito sa dolomite na to na nilagay dito sa ano, tinambak dito sa Manila Bay. Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. So, kumusta po kayo? Ito po yung inyong host na si Richie Susarno. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe. And also, huwag niyo po kalimutan i-hit yung notification bell para maging updated po kayo sa aking mga videos. Don't forget also to share. Okay, so yun guys, kahapon ko na doon po tayo sa Manila Bay. Kung napanood nyo po yung aking unang vlog, pinakita ko po sa inyo yung pagtambak doon ng dolomite, no? So kahapon po babalik po ako doon. Yung punta ko po doon is September 12, yung una kong vlog. Tapos kahapon is September 15. Medyo maulan po, no? So pagdating po natin doon, marami pa rin tao. Pero luckily, medyo yun nga, ambon at saka naging stop yung ulan. So yung natatanda natin doon is yung dolomite po is basa, no? Basa. So yun guys, medyo stricto sila doon. Hindi ka pwedeng umasok doon sa side. Doon ka lang sa may parang overpass. Pwede ka doon. Actually, maganda yung position pag nasa overpass ka dahil nasa taas ka. So overlooking, makikita mo talaga yung ginagawa po doon. No, so guys,
pumasok sa isip ko na gusto kong maipakita sa inyo yung mismong texture ng Dolomite para naman ma-compare natin dun sa sand, na natural sand, no? Kasi marami po sa atin na nag-assume, marami pong mga negative opinions regarding sa health, no? Which is dati nga, noona naglabas yung PhilHealth, yung DOH ng kanilang opinion na medyo harmful siya. Tapos the next day, naglabas na naman na medyo okay na. So, ano ba talaga, no? So, nagkaroon po ako ng idea na sana makakuha tayo ng sample. Para gusto ko lang, ano ba kung powder na powder siya, ano ba yung texture niya. Gusto ko lang guys, mapakita po sa inyo. So, ayun po, I was able to get a sample yesterday. Medyo ba, hindi po tayo pinapayagan talaga. Pero, nagkaroon po ako ng chance na para makahanap ng kaibigan sa loob at mabigyan ako ng sample. So, ako lang po yung guys ang nakakuha nito, no? So, ito po yun. Ayan. Ayan, ito po yung Dolomite. Ayan, nakuha natin kahapon. Ayan, yun po yung Dolomite, guys. So, yun po. Tapos, kumuha din tayo, guys, ng sand. Ito po yung sand, guys, na sa, alam mo, construction. Ayan, sa labas, kumuha ko dyan, guys. Basa din to, kasi basa din to, guys, eh. So, gagawin po natin, guys. Kaya, gusto ko siyang katuyuin, no? So, yun, kung makikita nyo kung basa siya, ayan po. Medyo, ano siya, nakikita nyo talagang basa. Pero pag natuyo na, tingnan natin yung kulay niya. So, yun. Maglalagay po tayo, guys, ng enough lang, no? Enough lang. Ayan. So, sobra pa tayo, guys. Remembrance natin yan. So, ito patuyuin natin. Patuyuin natin, guys. So, yun guys, marami pupunta doon, kahit nga foreigner meron doon, no? Maraming nag-check, maraming na-usyo, nag-usyoso, or yung iba, curious talaga. So, tayo naman guys, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano talaga yung characteristic ng Dolomite, no? Kasi marami sa atin nag-iisip na kung ano-ano. No? Sa akin, yung project na yun, maganda naman compared doon sa makikita mo puro basura doon. So I think yung project okay, at may nakikita ako ng mga foreigners sa loob, siguro sila yung mga experts, no? So hindi naman yan gagawin isang bagay na basta-basta na lang, no? Especially yung budget doon malaki, so pinag-isipan naman yun for sure. And then sa akin lang mas maganda siguro i-support na lang kaysa sa, di ba, hanapan ng utas. So ayan guys. Guys, mag-subscribe kayo sa aking channel. Merong subscribe dyan. Pakiclick nyo naman. Ayan, para magiging updated po kayo sa aking mga videos. Ayan. So, ayan po, guys. Ayan. Tayo na natin. Ayan. Ayan. So, ito na, guys. Ano na siya? Tuyo na siya. Lagay natin dito. Ayan. Ito natin. Sayang, pang-ulam din to. Simutin natin. Ayan. So, ito na siya, guys. Yung ating Dolomite. Ayan, kita mo sa kanila. Ito na yung Dolomite natin. Ayan. Ito yung white. Ito yung white. So, ito, cream. Cream siya, guys. Cream, no? Pero, syempre, from sa malayo, parang white na yung nakikita. So, ugasan natin to. So, sunod natin guys na ano yung ito yung normal na sand. Ayan. Ito guys yung normal na sand. Yung sa construction lang. Kasi wala naman tayong mga kukunan ng white sand. Kasi yung sa Boracay naman guys na white sand, may mga shells na yun na halo doon. Diba? May mga shells na yun na nahalo. Ito lang guys. Papatuyuin lang natin siya. Yes. Tingnan natin kung ano yung pinagkaiba ng Dolomite at saka ano, at saka ano. Try nyo ito. Wait lang guys ha. Diyan.
Ayan guys, merong nag-istorbo. So ito, natutuyo na rin siya. Hindi rin pala ganun kadali patuyuin yung mga sand. No? Ayan, para ka lang din naluluto. Guys, tuyo na yung ating nasan, pero hindi ito siya ano ha, hindi siya ayan, ito po, ito yung sa construction na sand, imagine nyo lang na white yan. Gusto lang natin ano yung characteristic niya or yung So, ito na po yun, guys. Ay, pagkakamata. Wait lang. Diyan ka lang. Ayan, so, ito na yun. Ito ba, malagbano na siya? Ayan, may init pa. Ayan. So ito guys, gusto ko ipakita sa inyo ulit. Pakita mo sa kanila, lapit. So ito guys, kakapain natin, no? Ito na yung dolomite. Kaganoon natin. Ayan, ano natin. Kung didikit mo sa kamay natin or what. Ayan, so ayan po, meron siyang kaganoon natin. Kasi usually pag nasa sand ka, kaganoon mo siya, di ba? Ayan, so ayan. Yan yung kalabasan niya, di ba? So yan na yung dolomite. So ayan. Wala naman din. So, try natin itong isa. So, ayan. Wala lang din. Diba? So, pareho lang sila guys, no? Ayan. Wala. So, ito next. Lagyan natin guys ito ng water. Yung dalawang glass. Kasi, ang purpose ko dito guys, kung yung ito, hindi siya mag-clear. No? So, lagyan natin dalawang yung tubig na ito. No? Para ma-check natin, halo natin. Okay, so ito na guys yung water natin. Ayan. Okay. So ito guys yung dolomite. Kuha tayo ng dolomite dito. Dolomite to guys ha. Ayan, so ihalo natin. Ganyan lang natin. Ayan. So, ayan. Nagano yung tubig. Hindi siya naging clear. No? Pero nalaglag yung mga heavy parts ng sand. Ayan. So, ito ganun nilagay natin. Ganun lang din. So, same lang din sila. Ayan. Same lang, guys. Ayan. So, same lang, oh. Ayan. So, ibigyan natin ng time. Balikan natin guys mga after 15 minutes, titingnan natin kung ito ba iba yung pagka ano niya sa tubig. No, actually ito mas clear siya. Ito mas madumi, mas ano siya, mas malubog pa ano pa nga eh. Mas matagal pala siya mag-clear yung normal na sand compared dito sa dolomite, kasi kung makikita mo, yung dolomite pa-clear na siya kaagad. Ayun guys, so pa-clear na siya. Nakapakita mo pala lapit mo. Ayun oh. Pag-clear na siya kaagad, ito madilim pa talaga siya. Although, na-leach natin siya konting usan, pero talagang ganun. Ang bilis nila mag-clear guys, oh. So, ayan po. Ayan, ito pa-clear na kaagad. Binuhos lang natin. Hindi natin steer. So, ayan. Kasi yung sinaisip nila guys na parang maghalo sa tubig kaagad. Ayan, oh. Mas clear siya yung dolomite. Mas clear. Ayan, oh. Nakita nyo guys. Ito, mas matagal, oh. Madumi, oh. Kita ba siya? Ayan. Iano ka natin sa ilaw. Tingnan natin to guys ha. Ito, tingnan nyo to. Dito, ay ito. Ayan. O diba guys, clear na siya o. Oh. Ayan. O, clear na. Yung isa. Tingnan natin yung isa. Ayan o. Oh. Ano pa?
mas madumi pa. 'Di ba? O ayun, napaklear na talaga. Yeah, makikita mo na 'yan guys, yung difference. So ayun po, dito pala makakapag-conclude na tayo. Ng dolomite pala talagang babagsak din siya doon sa yung hindi siya yung maaanod lang dahil example pag napunta ng tubig, madidissolve siya, hindi po. Ayun oh. Mas mag para mas mabigat pa siya dito sa sand. Na actually pag titingnan mo, mas pino tong dolomite. Mas maano mo yung sand na may texture talaga. Pero anya tingnan mo ang dolomite oh, mas mabilis bumaba. So yun guys. Wala naman tayong intention ng ano, kundi gusto ko lang makita talaga yung mismong actual na ma-experiment natin dito sa dolomite. So sana guys, kasi at saka ito, parang hindi rin siya liliparin na akala mo talaga pulbong-pulbong, hindi po siya ganun. Ayan o. So ayan po, sana po may napulutan kayo ng aral, meron kayong natutunan. Sana po mayroon information ako na nadagdag po sa inyo. So sa mga kaibigan natin dyan, sa mga kaibigan natin dyan na kung ano ng mga sinasabi, sana po, wag naman. Ayan po, may paces naman na tayo. Yan yung actual niya guys, no? Hindi lang nga lang puti ito, pero ayan o. Ano mo, mabilis siya mag-clear, oh. Mabilis siya bumagsak. Ito dapat mas mabilis to kasi ano to eh. Ano to, sand talaga, yung mga bato na maliliit, tapos babagsak siya, mabilis siya, pero hindi. Ayan. Pero same lang yan sila guys, hindi naman to madumi. Ayan o, tinan mo. So ito clear na siya oh. Ilang minutes pa lang oh, almost clear na oh, bumababa siya oh. Ayun oh, actually clear na talaga sa taas. Ito hindi pa. Ayan. So ayun guys, maraming salamat po sa inyo. Don't forget to like and subscribe to my channel. Ako po si Richie Susarno. And tuloy-tuloy lang po tayo guys. I-update ko po kayo kung ano po yung mga changes doon sa Manila Bay or yung pagtambak ng white sand, no? Yun naman guys, isa para din sa lahat, no? So sana po magtulungan na lang tayo and then ituloy po natin na pagandahin yung paligid natin para naman magiging mag-benefit din po lahat na tao kasi sa ngayon pa lang ang dami na pupunta. How much more pag natapos na po yun, magiging tourist attraction na po siya at syempre yung mga commercials po doon mas lalo silang magiging marketable, no? So yun po, good luck po sa ating lahat and then maraming salamat po sa inyo and God bless you.